Hello mga kapsat! Hello! Welcome back sa ating YouTube channel. So, nagbabalik po tayo ngayon. So, another vlog po tayo mga loves. And today is Sunday. And then, Happy Mother's Day pala sa mga lahat po ng nanay. And especially sa aking nanay din, sa nanang ko. And Happy Mother's Day lahat po ng buong nanay sa mundo. Okay, binabati ko kayong lahat. So, mga loves ko, nag-vlog tayo today. Kasi meron akong itawag niyan, isasabihin sa inyo kasi may nag-PM sa akin about dun sa RIA remittance. And ang PM niya po ay, "Te, may limit po ba if ilang beses pwede magpadala po?" Yung RIA remittance mga loves ko is meron itong app. I-download mo lang sa app. Kung meron kayong Android cellphone, pwede niyo po i-download dun mga loves ko. And pag nag-download kayo doon sa RIA app, lalagay ko dito sa ano, sa aking screen. Dito, paano nyo po i-download? Pumunta lang kayo sa inyong cellphone, punta kayo sa, pagpunta nyo cellphone mga loves, and punta kayo mismo sa iyong Play Store. So, pagpunta nyo sa Play Store, and then i-type nyo lang po yung RIA, something like, for example, punta ako sa aking Play Store, yan, sa Play Store, kung meron kayong Android, and then, ita-type nyo lang po yung RIA Money Transfer. So, RIA Money Transfer, ito mga loves ko. And meron din itong ano, tawag niyan, review. So, ito yung review is mostly kasi ay marami pong gumagamit. So, mga loves, ano, way back, napapadala ko sa Pilipinas and lagi po ako nagpapadala sa labas. And mga loves ko, it's okay kasi noon wala pa itong app sa cellphone. Kasi mga loves, ang disadvantage at advantage po ng RIA kasi pag meron kang Apple, meron kang app sa cellphone mo, it's pwede ka agad magpadala. And pag nagpadala ka po ay mura lang dito sa cellphone. Halimbawa magpadala ka ng, sabihin mo natin na 1,000 pesos ha. And then, wala atang limit. Ang limit ata nito mga loves ko is nasa 3,000 euros. So, pero ang RIA po, sabihin ko muna sa inyo ang disadvantage at advantage po ng RIA app. Ang advantage po ng RIA app mga loves ko is una po is napakabilis. I think mga 3 minutes pag napadala ka na ngayon. Anytime 24 hours, kahit gabi pa yan. Always open po sila. And kahit sulok ng mundo, pwede ka magpadala. Ewan ko sa Pilipinas kung pwede. I think buong Europe pwede po. Ang gawin nyo po, magpadala kayo. Pero kailangan mga loves ko is pag bago kayo, pag dinownload nyo po yung RIA, money transfer sa iyong cellphone is mag-registered po kayo doon. Madali lang po. Lagyan nyo lang po yung pangalan nyo. And of course, yung telephone number nyo. And then yung information po nyo. And later, kasi pag nagpadala ka for first time, libre. And then, itatanong lang po dito sa app nyo yung passport o ID. Kasi kailangan talaga yung mga loves. Pero, trust po, magtiwala lang kayo kasi hindi naman sila scam. Kaya ko sinasabi to kasi ginawa ko na. Noong una po, nag-aalangan ako kasi, di ba minsan mahirap po magbigay ng ano, information about sa ating ID or passport, di ba? Kasi private natin yan. Pero, ang dami pong gumagamit, napakabilis. Kasi mga loves ko, ang disadvantage kasi ang RIA, pag nagpadala ka sa labas, una, open lang po sila ng 10 to 5. So, alimbawa may emergency po ang pamilya sa Pilipinas, wag naman sana. Kung meron kayong wifi at meron kayong pera sa iyong card, pero kailangan din mga loves ko, pag meron kayong RIA app sa cellphone, meron din kayong parang bangko app dito sa cellphone nyo. Kasi pag nagpadala kayo sa Pilipinas, syempre kailangan din yung pera, di ba? Pag nag-ano kayo, true bangko, true app. Yun, hindi ka gaya sa labas na cash, di ba? Pag nagpadala ka sa labas cash, pwede naman mag-PIN o pwede naman mag-bide with the bank. Pero mas madali talaga sa cellphone mga loves ko. Super dali. And at this advantage po sa labas, una mahal yung charge, 8 euro. Biruin nyo yung 8 euro per padala ka.
Then, yung time mo pa, kailangan mong pumunta doon. Tapos, okay naman kasi mabilis naman, di ba? Kahit naman saan ka pupunta, meron naman silang RIA money transfer. Pero suggestion ko pa mga loves, and mag-trust kayo sa akin, i-download nyo na po yung RIA sa inyong app. Napakabilis. Also, mga loves ko, marami na kasing money transfer dito sa app. And meron akong na-discover din, it's Remitly. Remitly. Yung Remitly, mga loves, is napakaganda rin po. Ilagay ko dyan sa screen. The same din ang Remitly as a Korea Money Trans. Pero ang different lang kasi yung charge ng Remitly is medyo mataas konti. 2.2 euro 50 cents. Ang RIA po is 1 euro 50 cents. Mas mura po ang RIA kumpara sa Remitly, pero it's okay kasi the same naman sila na mabilis yung pagtanggap. The same din, mag-fill up ka, fill up mo yung pangalan mo, i-download mo din sa app, i-type mo yung Remitly. Remitly Money Trans. And super mga loves ko, believe me, napakabilis din. So itatanong nyo po, ano mas maganda, Remitly or RIA Money Trans? Is the same po. I-download nyo na sa iyong app. Napakabilis, napakamura kaysa sa labas kayo magpapadala, di ba? So mga loves ko, sa mga nagkwe-question kung may limit po ba ang padala, yes, kasi pa nagpadala kayo for, ako kasi na-experience ko sa RIA, na-overload ako sa padala, naka 15 times ako, and hindi ko pa alam, for the 16 times na padala ako, hindi na po pwede kasi may limit pala. So sabi po ng RIA customer, you have to wait 30 days again. So, kaya mga loves ko, i-download yun na po yung RIA saka Remitly para kang, kung na full padala kayo sa isa, pwede nyo gamitin yung isa. Diba? Napakaganda po. Advice ko po, kagaya ko na sa ibang bansa, i-download nyo na po yung RIA Money Transfer and yung Remitly. Napakabilis and trust. Huwag kayo mag-alala kasi hindi sila scam. Kasi ako, ginagamit ko na. Magtiwala lang kayo, okay? Kaya ginawa ko tong itong vlog na to para pag napanood niyo to sa mga kagaya ko na papadala sa Pilipinas, lahat naman tayo nagpapadala, gawin niyo na po to. Lahat, Amerika, Australia, Canada, whole Europe. I think meron din 'yan sa Saudi, Singapore. Yan, pwede niyo po i-download. I-check niyo lang po sa Apple Store niyo ang RIA Money Transfer and Remitly Money Transfer, 'di ba? Yun mga loves, at sana malinaw po yung pagkasabi ko, and then pag meron kayong any question, pwede nyo po akong i-message dyan dito rin sa YouTube, or meron po akong may social media, Facebook page, then pwede nyo ako i-message dun, ilalagay ko po sa aking description down below. Yun lang mga loves ko, so that's it for today, so maraming salamat sa inyo, and sana po pag nagustuhan nyo po to, mag-like kayo, and pag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe din this channel, okay? And all, don't forget na i-click yung bell para sa new upload. So mga loves ko, thank you so much, and then mag-ingat kayo lagi.